kalikasan, andog ng Diyos sa Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Martes sa huling linggo sa karaniwang panahon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon ay panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalas na kari. Isa pang anghel lang lumabas sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinug na ang mga anihin sa lupa. Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo. Sa langit, may hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ng ang isa pang anghel
ang namamahala sa apoy, sinabi niya sa anghel na may matalas na karit. Gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoo'y paparito upang hatulan niya tayo. Panginoo'y paparito upang hatulan niya tayo. Panginoo'y siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginoo'y paparito upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat tayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginoo'y paparito upang hatulan niya tayo. Ang puon ay purihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginoo'y paparito upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At anong magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumarating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikiisa sa pamamagitan ng 95.9 ang Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Paano po ninyo ginugugol ang inyong ngayon? Paano mo isinasabuhay ang iyong buhay ngayon? Paano mo ginagawa ng paraan ang iyong mga problema ngayon? Sa mabuting balita na ating napakinggan, ibinibigay sa atin ni Jesus ang kwento ng pagkabalisa sa mga bagay na darating pa. Pagkatakot sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Kaya't sabi nga ni Jesus, mag-ingat kayo sapagkat marami ang darating na sasabihin siya ang tagapagligtas, siya ang Mesiyas, at kailangan sumunod sa kanya. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong maniniwala sa kanila. Marami po sa atin mga minamahal na iiwan sa mga pagkakasala at pagbagsak ng nakaraan. Laging nakakabit sa kahapon, hindi makawala sa mga hamon na dati ay bumagabag sa sarili. O kaya naman marami rin sa atin yung natatakot sa bukas, nangangamba sa mga mangyayari pa. Ang paalaala ni Jesus, mabuhay sa ngayon. Sapagkat ang pinakamahalaga lagi sa ating pananampalataya at sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang ngayon. Hindi ang kahapon, hindi ang bukas. Ang kahapon ay hindi binabalikan ng Diyos. Kailanman ang ating mga pagkakasala, ang ating pagbagsak, ang mga pagkakamali ay hindi binabalikan ng Diyos. O hindi rin siya nagiging abala sa mga mangyayari pa. Kaya nga sinasabi niyang huwag matakot sa mangyayari. Ang mahalaga ngayon. Kaya po ang tanong sa bawat isa sa atin, paano ka nabubuhay ngayon? Baka po kasi may iba sa atin na hindi na makita o hindi na makapamuhay ng kagandahan ngayon dahil abala sa kahapon at natatakot bukas. Hindi na makita ang pangangailangan ng mga tao sa paligid ngayon dahil abala sa kung anong mangyayari bukas at sa paghahanda sa mga tao at sa mga bagay na hindi pa naman nagaganap. Kumusta po ang inyong ngayon? Sapagkat mahalaga lagi sa Panginoon ang ngayon, kung paanong tayo nabubuhay ngayon, dito tayo huhusgahan para bukas. At ang ating ngayon kailanman ay hindi kakabit o hindi nakasalalay sa ating kahapon. Ang mga pagkakasala ng kahapon, ang mga pagbagsak ng nakaraan ay hindi magbibigay ng kahulugan ng ating ngayon. Paanyaya po ng Panginoon, mabuhay tayo ngayon. Tingnan ang mga tao na nangangailangan ngayon. Tingnan ang mga pangangailangan ng kasalukuyan. Huwag maging abala o huwag matakot sa hinaharap. Bagkus, mamuhay sa pagmamahal ngayon. Si Jesus at kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, tulungan mo po akong mabuhay sa aking ngayon. Tulungan mo po akong gumalaw sa aking kasalukuyan. Alisin mo po ang pangamba ng aking bukas. Alisin mo ang takot ng aking kahapon upang sa pagdating ng tamang panahon, sa pagdating ng aking wakas, makapagmalaki ako sa iyo na ako'y namuhay ngayon. May pagmamalasakit, may pagmamahal, may pagpapatawad sa aking kapwa.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang napanito mong anak. Siyang nagmulat sa bulak, sa bilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasagawa pong second collection ay para po sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Umasaga sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang tugon po sa patuloy na pagdami ng mga pilgrims at devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, ninais nating madagdagan ang mga misa sa ating pangaraw-araw na gawain mula po ngayong Disyembre. Makikita nyo sa ating screen ang mga bagong schedule ng ating mga misa. Ninanais din nating bawasan ang ilang live streaming ng misa upang magkaroon at makapagbigay daan sa live streaming ng pagdarasal ng Angelus at ng Santo Rosario tuwing alas 12 ng tanghali at ng Divine Mercy Chaplet ng alas 3 ng hapon. Nawa po'y magabayan kayo ng ating mga bagong schedule at experimentum simula po ngayong Disyembre. Ikatlo, kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at ng pag-asa. Ngayong December 10, magkakaroon po tayo ng isang dinner for a cause para po ito sa gawain ng pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket available sa ating pamisahan at opisina, magkakaroon po kayo ng isang dinner buffet at full concert mula kay Mito Yunting at ng The Driver's Band, kasama ang ilang natatanging mga awit at mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Inyo pong suportahan ang gawaing ito, bumili na ng ticket, at makiisa sa misyon ng ating pambansang Dambana. Ikaapat, bahagi rin ng ating fundraising project para po sa natatanging pagdiriwang ngayong Enero, meron po tayong mga available na Capillo merchandise sa ating mga tindahan dito sa loob ng pambansang Dambana. Kayo po'y makiisa at
makatulong sa gawain ito para sa National Shrine. At panghuli, dahil po sa nangyaring pagkasira ng tulay dito sa loob ng pambansang Dambana, pansamantalang hindi nadadaanan ng mga sasakyan at ng tao ang ating main arch entrance at ito po'y ating nirarehabilitate na sa kasalukuyan, inyo po munang gamitin ang lumang gate ng ating pambansang Dambana. Asahan po ninyong sa lalong madaling panahon, maibabalik kaagad natin para po sa ating safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa, mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging magmahal kay Kristo. Salamat sa Diyos.